اومد داخل باغ Kill time guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mo magagawang mag-perform o maghalimaw ang babae mo sa kama. G, dito sa channel natin, hindi natin pag-uusapan yung mga bagay na dapat mong gawin para yung babae ang maging masaya o masatisfy sa'yo sa sex. Instead, ang mga pag-uusapan natin dito sa channel na to ay yung mga bagay na dapat nating ginagawa para yung babae ang maghabol ng validation mo. Dahil kung ikaw ang nagpe-perform sa kanya at naghihintay ng kasagutan kung masaya ba yung babae sa'yo, then ikaw ang naghahabol ng validation niya. Pero dito, sa channel natin, babae ang pinaghahabol natin sa validation natin. At dahil nag-ahabol siya ng validation mo o magagawa mong maghabol siya ng validation mo, then therefore, yung kabaligtaran ang mga ba ng you know nang ikaw ang magpapasaya sa kanya ang dapat mangyari. Kumbaga, dapat siya ang magpasaya sa iyo, dapat siya ang mag-perform sa iyo, dapat siya ang mag-satisfy sa iyo. At para magawa mo 'yang bagay na 'yan, G, dahil ang tawag diyan ay validational sex, okay? Validational sex ang tawag sa ganyan. At para mangyari 'yang validational sex, G, ang kailangan mo lang gawin ay of course, 'wag na 'wag kang magbibigay ng validation. Kumbaga, wag na wag mong ipapaalam sa babae na gusto mo siya. O well, okay lang na ipa, you know, na malaman niya kahit papano na may interest ka sa kanya. Pero hindi po pwede na malaman niya kung ano yung level ng attraction at level ng interest meron ka sa kanya. Dahil kapag ka nalaman na niya na mahal mo siya o masayang masaya ka sa kanya, wala nang reason para sa kanya. O wala na siyang reason para mag-perform o galingan pa sa relationship ninyo, lalong-lalo na sa sex, dahil nga wala na siyang hinahabol sa'yo. So para magawa mo na magtrabaho pa ng, you know, ng 100% yung empleyado mo sa'yo, kailangan, huwag mo munang sabihin sa kanya na gustong-gusto mo siya. Huwag mong sabihin sa kanya na siya ang paborito mo. Dahil sa oras na gawin mo yon, syempre, binigyan mo na ng validation, binigyan mo na ng assurance, then yung tao mapupunta sa comfort zone niya. Pag napunta siya sa comfort zone niya, kahit hindi niya intention na hindi na mag-perform sa sex, yung babae magde-decline yung performance. Why? Kasi sure na siya. Okay? Kaya nga ikaw, naghahabol ka ng validation ng babae pagkatapos mag-perform, gusto mo malaman kung napasaya mo ba siya o mapapasaya mo ba siya, eh dahil ikaw yung naghahabol ng validation niya. Kaya nga, naghihintay ka ng kasagutan sa kanya. Naghihintay ka ng score ng performance mo. Kaya instead na ikaw ang maghintay ng score ng performance mo, dapat yung babae na yon ang naghihintay ng validation mo. Kung natuwa ka ba, naging masaya ka ba, nasatisfy ka ba, masarap ba siya, gusto mo ba siya talaga. At para magawa mo yung bagay na yun, napakasimple lang, G. Huwag kang magsasabi ng I love you. Huwag kang magbabati ng ano niya, ng itsura niya. Okay, huwag mo siyang sabihan na maganda siya. Huwag kang magpapakanay sa kanya. Huwag kang magsusunod-sunuran sa kanya. Sisitahin mo siya pagka may mali siya. Kumbaga, ang sinasabi ko dito, huwag mong itrato ng VIP yung babae mo. Huwag mong ipaalam fully kung ano yung interest mo sa kanya. Okay, alam niyang interesado ka, na nagpe-pursue ka dahil kinilala mo siya, kinuha mo yung number niya, o niyaya mo siya ng date, alam niya na yun. Okay? Pero yung ibang mga bagay na gagawin mo para lang patunayan sa kanya na mahal mo siya, wag mo nang gawin yun. Dahil pag ginawa mo yung bagay na yun, yung babae mapavalidate. Alam niya na kung ano yung gusto mo sa kanya o anong klaseng power meron siya sa'yo. So, pag nangyari yun, mababato siya. Wala na siyang hinahabol eh. Wala na siyang gusto pang malaman. Kaya ngayon, yung sex ninyo magiging boring. Maapektuhan ka. Pati ikaw, mawalan ka na rin ng gana hanggang sa mag-decline yung relationship ninyo. Dahil natural, boring na eh. Diba? Wala na siyang gusto pang malaman, wala na siyang gusto pang patunayan, wala na siyang chinichase, wala na yung price na ibigay na sa kanya. Kaya kung gusto mong mag-perform siya, gusto mong maghalimaw siya sa kama, wag mo siyang i-validate para galingan niya.
Dahil ang tao hindi niya gagalingan o gagawin na pahirapan pa yung sarili niya kung nakukuha niya naman yung price niya ng libre. Nagsisex kayo, masarap naman yun. O pwede namang magsex kayo nang hindi siya nagpe-perform. At alam naman niya na ikaw din naman na magpe-perform. So wala nang reason para mag-perform pa siya. Eh, G, alam nyo naman ang alpha. Tayo, hindi tayo nagpe-perform sa babae. Mga beta male, ganun sila. Iniisip nila paano lilibugin, iniisip nila kung paano papaganain, iniisip nila kung paano uungol, iniisip nila kung paano masasarapan, iniisip nila kung paano mapapayosi yung babae pagkatapos nila mag-sex, diba? Na lagi silang merong insecurity sa utak nila na tumatakbo na kumbaga, pag hindi ko ginawa tong bagay na to, hindi ko siya masasatisfy. Kapag hindi ko ginawa tong bagay na to, hindi siya magiging masaya. So ang point ko dito is, ang mga beta male, sila yung tagapagpasaya ng babae. Tayong alpha male, tayo ang pinapasaya ng babae. At mas magiging masaya yung babae kapag ganun ang ginawa mo na siya yung pinag-perform mo sa'yo o siya yung mas gumawa nung, o nag-effort sa'yo dahil nga yung babae, nilalagay mo siya sa feminine state niya. Natanda mo, ang babae, ang trabaho niyan sa mundo ay mag-anak. Ang trabaho niyan sa mundo ay maghanap ng lalaki. Lalaki na papasayahin niya, na lalaki na aalagaan niya, dahil yun yung magiging tatay na magiging anak niya na papalakihin niya, na aalagaan niya din. Okay? So ibig sabihin niyan, kung ganun ang trabaho ng babae sa mundo, then isa sa mga trabaho niya ay i-pleasure ang lalaki. Kaya kapag ka ang babae, nakakilala siya ng lalaki na gustong-gusto niya at kaya niyang irespeto, every time na pinipleasure niya to, every time na inaalagaan niya to, every time na napapasaya niya to, mas nagiging masaya siya kumpara sa mga beta simp na yung mga simp na yan, mga beta male na yan, sila naman na nagpapasaya ng babae. Kaya kahit nga ano pang gawin mo na o kahit na ano pang gawin mo na pasayahin ng babae, mag-effort ka, magbigay ka ng pera, galingan mo sa kama, dilaan mo yung puwet niya, kainin mo yung tahi niya, lahat gagawin, lahat kahit ano pang mga bagay na gawin mo, kung hindi na siya masaya sa relasyon ninyo, iiwan at iiwan ka pa rin niya. Bakit? Kasi nga, wala naman yun dun sa dahil sa ginawa mo, kundi dahil kung sino ka talaga. At para magustuhan ka niya bilang lalaki o bilang partner niya, then kailangan maging lalaking lalaki ka. Kailangan ikaw yung gusto niya na palaging makakasex niya. At para mangyari yun, syempre, dapat pareho kayo nasa tamang state of ano nyo, state of, state ninyo sa relationship ninyo para tama palagi yung dynamics. Okay, kumbaga, ikaw palagi nasa masculine, siya naman yung palaging nasa feminine. At para mangyari yun, dapat siya ang nagpe-pleasure sa'yo. Kaya nga hindi ka magbabalidate. Kaya nga hindi ka kukontakt sa kanya palagi. Kaya nga hindi kayo mag-uusap sa phone. Kaya nga hindi kayo, let's say, lalabas palagi. Hindi kayo palagi magkikita. Sa isang buwan, may apat na linggo. Sa loob ng isang buwan na yon at apat na linggo na yon, tatlong beses lang kayo magkikita. Isang araw doon, a-absent ka pa. Bakit? Kasi ang rason ba't natin ginagawa yan na hindi mo siya kinakausap, hindi kayo nakikipag-usap sa phone, hindi ka nakikipag-text sa kanya palagi, hindi kayo palagi nagkikita, tapos tatlong beses lang kayo magkita sa isang buwan, dahil gusto nating mapanatili na yung validation sa utak niya hindi pa rin lumulobo. Okay? Kumbaga hindi siya nababalidate. Wala pa rin siyang alam kung seryoso ka ba talaga sa kanya. So dahil dun, at kasama yung pagka-miss niya sa'yo, kasama yung pagkagigil niya sa'yo, kasama yung nagagawang attraction nun, dahil nga sa ginagawa mong game sa kanya na yun, na hindi kayo palagi nag-uusap, hindi kayo palagi nagtitext, ginagamit mo lang yung phone para mag-set lang ng date, tapos hindi kayo palagi nagkikita, tapos sobrang busy ka, hindi mo siya priority, ngayon, yung babae, lalo siyang na-attract sa'yo dahil sa ginagawa mo na yun. Okay, dahil sa mga bagay na yun, ngayon, attracted na yung babae, tapos yung babae, mas namimiss ka, dahil nga yung time mo, scarcity, mas i-value niya yung oras mo, dahil ngayon lang niya ulit nakuha yun, dahil napakahirap makuha nun. Ngayon, since wala yung mga validation, kasama yung mga validation na yun, natanggal mo pa, okay, then yung babae magpe-perform sa'yo. Yung babae, palagi niyang gagalingan sa kama. Dahil kahit na galingan mo pa sa kama, kung turned off na siya sa'yo, kung hindi ka niya gusto, hindi siya attracted sa'yo emotionally, hindi gagalingan ng babae na yun. Kahit muyain mo pa yung tinggil ng babae, maniwala ka sa akin, hindi siya magpe-perform para sa'yo. Kailangan para mag-perform ang babae, ilagay mo siya sa feminine state niya. At para mailagay mo ang babae sa feminine state niya, dapat siya
siya ang naghahabol ng validation mo. Hindi ikaw ang naghahabol ng validation niya. Dahil ikaw nga yung king, ikaw yung alpha, dapat ikaw ang sinusundan. Para galingan palagi ng babae sa kama, wala yan sa finger mo, wala yan sa dila mo, wala yan sa laki ng titi mo, wala yan sa galing ng performance mo. Nasa attraction at interest level ng babae yan sa'yo. At para tumaas ang attraction at interest level ng babae, sundin mo yung mga game na tinuturo ko. Okay? Huwag palagi magte-text, huwag palagi mag... At ito, G, dagdag ko lang sa'yo. Kung sakali lang, nakasama mo palagi yung babae sa bahay at gusto mong pag-performin ng sex, G, bago kayo mag-sex ng babae, palagi mo itong gagawin. Alam ko na may mga times na bigla ka na lang makakaramdam, gusto mo makipag-sex. Pero let's say, planned yung sex. Gusto mo siyang tirahin ngayong araw na to. Ang palagi mong gawin, G, huwag mo siyang pansinin ng 2 to 3 hours. Let's say, magkasama kayo sa bahay. Sabi na natin, ano ka, tanga-tanga ka, nakipag-live-in ka pa rin. Kahit ang dami ko nang sinaming mga rational na reason o mga logical na reason para huwag mong gawin yung live-in. Sabi na natin, nag-live-in ka pa rin. O kaya, sabi na lang natin na nasa hotel kayo. Tapos, nag-overnight kayo. Tapos gusto mong pag-performin ulit siya sa sex. Okay? Ang kailangan mo lang gawin, G, huwag mo siyang pansinin. Well, actually, yung magkasama na kayo ng 24 hours, let's say date lang yon, magpe-perform pa rin naman siya sa sex. Gagalingan pa rin niya kahit na hindi mo gawin to. Pero, gawin mo to kung may kasama kang babae. Okay? Ang gagawin mo, G, sa loob ng 2 to 3 hours, magiging malamig ka. Okay? Unahin mo yung phone mo, titingin-tingin ka sa oras, manonood ka ng TV, o may gagawin kang iba. Huwag mo siyang pansinin. Okay, ng 2 to 3 hours. Tapos after 2 to 3 hours, pumasok ka sa loob ng kwarto, tapos pasunodin mo siya, tawagin mo siya, tapos pagpasok niya dun ka na gumawa ng move. Hindi mo kailangan na mag-perform sa kanya para lang mag-perform siya sa'yo. Ang gagawin mo lang ay simpleng-simple, G, paupuin mo siya sa'yo, pakandungin mo, tawagin mo siya. Ngayari, pangalan niya Ana. Ana, pasok ka dito. Okay, tatanong niya, back. Pag tinanong niya, sabi mo na, usap kayo. Okay, pasok ko lang dito. Okay, pagpasok niya ngayon, sabi mo sa, hindi ka dito. Sabi ka sa akin. So, how's your day? I'm okay, alright. Oh, so, okay. Kwentuhan lang kayo. Hayaan mo lang mag-flow. Basta kwentuhan lang kayo. Mag-ano ka lang ng mga topic. Mag-open up ka lang sa kanya ng mga topic. Topic na papush sa sex. Pero hindi topic na tungkol sa sex. Okay, kumbaga nagbibuild ka ng romantic na connection o romantic na vibe nung mga oras na yon. Okay, dahil papush nga kay sex. May video na ako dyan kung paano mag-escalate ng sexual energy. Okay, o sexual vibe. Panoorin nyo na lang. Hindi ko na i-discuss dito. Gusto ko lang ituro sa inyo dito kung paano mapapag-perform o magagawang maghalimaw ang babae sa sex. Okay. So, pinaupo mo na sa'yo. Pinakando mo. O kaya, pinatabi mo sa'yo. Tapos pinahiga mo sa braso mo. Tapos nag-uusap kayo. Then habang ginagawa mo yon, escalate ka lang ng sex. Hindi mo kailangan mag-perform. Hindi mo kailangan dilaan yung buong katawan niya. Mag-escalate ka lang. Halika mo sa leeg. Okay, yung gusto niyo sa lips, bahala kayo. Ako hindi talaga ako lips to lips. Ayoko dahil alam kong may ibang chinuchupa yan o may chinupa dati. O baka may kasabay nga ngayon na chinuchupa pa. So ayoko, masyadong mataas ang tingin ko sa labi ko o sa bunganga ko para makipaghalikan sa ganong klaseng bibig. So, okay, so kung gusto mong halikan sa bibig, bahala ka. Pero ako, leeg dito, pababa. Tapos hawak-hawak sa legs. Yan, hawak-hawak mo ganun. Hindi siya dyan malilibugan sa ginagawa mo. Sa hawakan mo yung legs, yung lalamasin mo yung boobs, yung halik-halikan mo yung leg. Hindi siya dun malilibugan. Malilibugan siya, o actually, libog na siya noon pa. Dahil sabi ko sa inyo, gusto ka naman niya talaga, talagang libog siya sa'yo. Pero yun yung mag-escalate para, o mag-trigger, para mag-init siya, para makapag-sex kayo o mag-proceed kayo sa sex o mangyari yung sex, okay? Kumbaga, yun lang yung pang-escalate nung sexual tension o sexual energy. Kaya nagki-create ka ng tension na para matuloy yung sex ninyo. Okay, so yun yung ginagawa mo. Pan-trigger lang yun, pero yung libog nandoon na yun. Kaya nagigisingin mo lang yun, okay? Yun lang gagawin mo. At maniwala ka sa akin, Jay, pag nag-perform yung babae ng sex sa'yo o pag nag-sex kayo, sigurado mag-perform yung babae sa'yo. Bakit? Dahil sa ginawa mo sa kanya. Hindi mo siya kinakausap palagi, hindi mo siya sinasabihan na maganda siya, hindi mo siya binavalidate. At dahil sa validation na yun, gagalingan niya sa sex dahil gusto niyang makita kung ano ba talaga ang tingin mo sa kanya. Gustong-gusto mo ba siya? Mahal na mahal mo ba siya? Masarap ba siya? Bakit hindi kayo nagre-relasyon? O bakit hindi mo siya pinansin ng 2 to 3 hours? O bakit hindi mo siya, let's say, kinakausap?
okay, o hindi mo siya pinaprioritize, ngayon titingnan niya kung at least man lang ba sa sex eh masasatisfy ka, kaya gagalingan niya. Kaya kaya kung titingnan mo yung babae habang nakikipag-sex sa iyo, nakadilat, tinitingnan ka niya. Tinitingnan niya yung mukha mo, anong reaction mo. Gagalingan niya talaga. Dahil alam niya, pag ginalingan niya, may makukuha siyang validation. O kung wala man siya makuha ang validation, at least nasasatisfy ka niya. Then therefore, kaya ka niyang ma-retain. Tandaan mo, takot siyang mawala ka kasi nga hindi mo siya binavalidate. Okay? Pero kung validated siya, hindi siya takot na mawala ka. Bakit pa siya magpe-perform? Wala na rin namang rason dahil nakuha ka na niya. Okay? So walang validation, yan lang ang only way para mangyari yung validational sex. Pero sa oras na mag-validate ka na, then ang mangyayari na lang sa inyo ay transactional sex. Ibig sabihin, dahil may nakukuha siya sa'yo at may nakukuha ka sa kanya, ang kapalit na lang nun ay mag-sex kayong dalawa. And that's fucking pathetic. Okay, huwag mong gawin yun. Alright, so lang tandaan. Magpayaman na yung sarili. At swing back ng raming puta yo. Peace. Boom.